Ito na siya! Hindi ko nararamdaman na mamahalin itong nasa loob. Napaka-misleading. Taraanin ko to. Ah, gusto ko sumabog. What's up, guys? It's Yam! Yam! Kung bago ka pa lang sa aking channel, my name is Yam Sempron. At huwag mo kalimutan mag-subscribe down below at i-click ang notification bell para naman updated sa aking mga video. Okay, medyo triggered ako ngayon. Naiinis ako sobra. Konting story time lang, no? Ganito po yung nangyari. Ganito po kasi. Noong nakaraang 9-9 sale, which is September 9, 2019, nagkaroon po ng major sale ang ilang mga online shops kagaya ng Shopee, Lazada. Hindi ko alam yung iba. Beauty MNL, meron din sila eh. Hindi ko alam sa iba. So ayun, nag-order po ako sa Lazada. Hindi po ako masyado nag-order sa Lazada. Avid customer ako ng Shopee. So, Shopee talaga ako nag-order. Tapos, ayun, nag-order ako sa Lazada. So, nag-scroll ako at namili ng mga bibilhin sana nung araw na yon. At bigla akong nakita yung mga mystery box kasi medyo lagi ding nakakontent yung mga mystery box eh. Tapos ayun, parang na-interesado ako na magkaroon din ng mystery box content sa aking channel. At ayun na nga, nag-order ako ng tatlong mystery box. Ito po yung itsura, tapos yung napaka-misleading pa. From 9,000 pesos worth of mystery box daw siya. Tapos dahil sa 9-9 sale, ginawa na lang 200 pesos. So, tatlong klase po yung binili ko. Yung isa worth 5,000 daw, yung isa worth 3,000. Tapos yung nasa picture, mga cellphone, mga power bank, mga ganon. Ako naman medyo na, ang tawag doon, na humali. Kalimutan yung term. Medyo na seduce, na attract. Ano ba talaga ang tama na term? Ayun na nga, so binili, nag-add to cart ako. May mali din naman ako kasi hindi ko chinek yung reviews. Kasi nga hindi ako sanay kasi Shopee yung lagi kong ino-orderan. Tapos hindi ko alam na yung Lazada din pala may mga shop-shop din, mga ganun. Tapos hindi ako nag-check ng reviews. Tsaka napakahirap ng ano nila, site nila. Kasi ang daming advertise ng Lazada, ang daming mga sumusupot sa gilid. Hinintay ko siya ng, today is September 22. Na-receive ko po siya September 20. 11 days po akong naghintay sa aking package na nag-expect ako ng tatlong mystery boxes or kahit mystery pouch lang na tatlo. Ayun na nga, napaka-excited. Ang ingay ng aso, napaka-distracting. Ayun na nga, dumating po yung Lazada. Binigay sa akin is isang pouch lang. At ito na siya! Tapos binayaran ko, sabi ko, kuya, di ba dapat tatlo? Hindi ko kasi alam yung process ng Lazada kung separate shipment siya kasi hindi siya iisang shop lang or hindi ako sure. Nakalagay dun sa isa no brand, nakalagay sa isa Adidas Jewel, ang isa walang brand na nakalagay. Kaya hindi ko alam kung iisang shop lang siya. Pero ngayon na-clarify ko na iisang shop lang pala siya. Nag-expect talaga akong tatlo yung matatanggap ko. Sabi nung delivery guy na, ito lang po isa sir, pero kung meron po siyang separate shipment, baka ma-deliver po bukas or sa makalawa. Eh yun, naghintay naman ako ng 2 days, tapos nag-chat na rin din ako sa seller. At napaka-surprising na part is ito na pala yun lahat. Ito yung laman, hindi ko nararamdaman na mamahalin itong nasa loob na to. So ayun, nag-check ako kanina sa mga reviews ko yung mga nare-receive lang nila yung disposable mask, cooking book, isang baller na napaka-jegemon. Mga ganun yung mga natanggap nila. Ayun, so parang kinabahan ako kanina. So nag-chat ako sa seller ulit. Di siya nagre-reply. Report ko sa chat support ng Lazada. Ayun, tinulungan naman nila ako. Nag-rant ako ng sobra. Ayun, sobrang kaba ng pinag-usapan namin. Tapos bibigyan daw nila ako ng voucher. Tapos nag-advise sila sa akin na i-return ko daw yung package. Sabi ko hindi ko pa nabubuksan. Ayun na nga, i-check ko. I-keep ko na lang. So bubuksan ko na. Na-excite ako. Hindi ko titingnan yung loob. Nakakainis. Gusto ko yung mga nakikita kong video sa ibang YouTuber na meron talaga silang box. Yun yung ini-expect ko eh. First time ko kasi talaga mag-order ng mystery box. Sana sa Shopee na lang, no? Okay, ito meron po na nahawakang mahaba-haba. Feeling ko parang ano to, brow liner or baka lip liner. Baka naman ball pen. Oh my god, ano to? Cable protector! Check ko kung magkano siya. Ayan po yung cable protector. Hindi ko mahanap yung apat na siya eh. 9 pesos lang po yung isa. Apat to, so 36 pesos. Next item! Isang card reader. Hindi na lang talaga ginawa flash drive, no? Card reader pa. Hindi ko naman ito magagamit. Aanin ko to, card reader. Wala akong mga memory card. Nakakabili ako sa Cedar King dati ng card reader na tag 40 to 50 pesos lang eh. Tapos, ikatlo. Yun na yun, tatlo. Isang fidget spinner.
Taanin ko tong fidget spin. Gusto ko sumabog. So yun, tatlong mystery box, tatlong item, so tag-iisa siya. Ang saya-saya. That is a lesson. Pag mag-order tayo online, check muna natin ang reviews. At huwag tayo kagad-kagad maniwala sa mga bagay-bagay kasi masasaktan ka lang. Kati naman ito. Okay, so that's it guys. And so if you haven't subscribed to my channel, please subscribe down below. If you have any video suggestions, comment down below. Follow me on my social media accounts. Again, this has been Yam. Have a nice day. Bye.